Na-issuean ka ba ng talbog na cheque? Pwede mo ba silang papanagutin sa batas? Alamin ang kanilang kaparusahan, if ever. Sa NBI, naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito. Tumalbog ang cheque na inisyu sa'yo? Nako, bawal ito. Sa mga transaksyon, lalo na kapag usapang kaperahan, madalas sa cheque isinusulat kapag malakihang halaga. Ngunit paano kung noong ipina-incash mo na, tumalbog ito at wala ka nang nakuha? Alam nyo bang labag sa batas yan? Ayon sa Batas Pambansa o BP 22, kapag ikaw ay nagpadala ng demand letter sa kabilang partido at hindi pa rin ito nagbayad sa loob ng 5 banking days, maaari kang magsampa ng kaso bilang paglabag sa anti-bouncing check law. Layunin ng BP 22 na protektahan ng mga tao laban sa mga talbog na cheque. Nakasaad din dito na isang krimen ang pag-issue ng bouncing check. Ayon sa batas, ang sino mang mag-issue ng talbog na cheque ay maaaring makulong mula 30 araw hanggang 1 taon at babayaran ng doble ang halaga ng nakasaad sa cheque. Pero dapat hindi lalagpas ang halaga sa 200,000 piso. Kaya sa mga nagpapanggap na yayamanin sa mata ng batas, wala kayong maiisahan. Magbayad ng tama at huwag nang intayin na ikaw ay makasuhan pa. Huwag mo na ring subukang manggancho. Baka masabihan ka ng, nako, bawal ito.